Nagulat at nabulabog kamakailan ng mga netizens dahil sa isang nakakakilig na video ni na JM De Guzman at Arci Munoz. Sabahan kita eh! Taga na tayo. Taga na tayo mag-best friend pero... Yun pala, ito'y isang prank. Pero ito ang hindi prank. Isa si JM De Guzman sa pinakamahuhusay na aktor, mapa TV man o pelikula. Paano ko kakalimutan yung isang bagay na hindi ko nga maalala? Siguradong marami ang nakamiss sa kanya sa telebisyon. Kaya sa kanyang bagong role bilang bida kontra bida, mamahalin o kaiinisan mo ba siya? Ngayon, kanditin sa iba, makakapatayo. Ano pa nga ba ang mga nagpapainit sa buhay ni JM? At meron nga bang nagpapatibok at nagpapalagad-blab ng kanyang puso? Papainitin ni Peterson ang init sa magdamag ang ating kamustahan ngayong linggo. JM De Guzman joins us only here on I Feel You. And let's welcome back sa I Feel You, JM De Guzman. Hi, JM! Hello, kamusta? Okay na okay naman kami. Kamusta ka dyan? Asan ka ngayon? Ayos na ayos din, sa bahay lang. Yan, talagang dapat ganyan, no? Para safe lang tayo. Pero bukod sa success ng inyong programa, syempre, ang isa sa pinakamainit na pinag-usapan sa inyo ay yung ginawa ng prank sa aming lahat, ni Arci Munoz. Oo. Prank niya. Oo. Nanatiwala ng lahat, napakongratulate ng lahat. Na-prank din ako nung una eh, pero sinasabi na. Ano nangyari doon? Kwentuhan mo nga kami. Sa Boracay, magpo-propose yung kapatid niya. So, isa ako sa tumulong na mag-organize ng parang prank sa kanila. Kunwari, ibigay ko yung flowers kay Ramona, tapos magtataka sila, ha? Pero ibigay ni Arci yung flowers dun sa girl. Yun yung plano ng group. So, hindi ko alam na binibidoan pala yun. May plano palang i-like and subscribe. Okay naman, kasi in April Fool's Day nyo kaming lahat. No, parang the joke is on you. Hindi, pero kasi last year, di ba, in-interview ko na kayong dalawa, nagpa-training kayo for military. Para saan nga yung training again na yun? Para sa pagiging reservist. Yeah. The Philippine Air Force, hindi ba? Natapos nyo ba? Yes. So, ngayon, certified na kayo? Enlisted personnel kami. Ibig sabihin nun? Ano kami? Active reservist. So, kung active reservist ka, anong mangyayari doon? Like? Ang roles namin is pag nagkaroon kami ng mga mission orders like relief operations, mga search and rescue. Kung may gera, pag i-deploy yung mga sundalo, kami yung nasa base. Kami yung mag-mando ng air defense. Pero bakit yung ginawa yun? It's something... Personally, sa pinagdaanan ko sa buhay, gusto kong yung blessings na natatanggap ko gusto kong ibalik. So, kaya ako nagre-relief katulong ng Air Force. So, alam mo, maganda yan. Maganda yung ginagawa mo. Kasi ano yun eh, parang diba, it's something that feeds also your soul when you serve others. Diba? It can also be a form of parang healing and it helps you. Diba? When you serve others, in a way, it does something also to your soul and to yourself. Diba? Parang iba yung fulfillment. Oh, lalo na pag may blessings ka na natatanggap na hindi mo deserve. Bakit naman hindi mo deserve ang blessing? Bakit naman sinasabing hindi mo deserve? Opinion ko, personal na opinion ko yan dahil sa mga nangyari sa past. So, sa dibdib na hindi mo i-share or bilangin yung blessings. So, how do you look at the blessings now? Ngayon siguro, ito na yung deserve ko. Ngayon, deserve mo na. Ano ba talaga? Kanina hindi mo deserve, pero ngayon, napifeel mo na, deserve mo na. Okay. So, how do you take care naman of the blessing na you feel like you deserve?
taking care of myself. Mm-hmm. Still seeking to improve my craft. Mm-hmm. Deliver pa. What does it give you, itong bagong project mo? Yung init ng magdamag. Sa pag-tackle ko siguro ng role, may mga na natutunan din ako sa sarili ko. Mm-hmm. And like kung paano ko magmahal, kung paano ko humarap sa mga specific circumstance. Mm-hmm. Like, so would you say iba ka ng magmahal ngayon compared sa JM dati? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam kung may nag-iba. Hindi mo alam kung may nag-iba. Hindi ko mararamdaman mo yun sa sarili mo kung may nag-iba ba sa akin ngayon. What is different? Hindi ko alam kung magmamahal ako ulit eh. Oh, tulog ka nga naman ang mga sinasabi mong linya. Hindi ko alam kung magmamahal ako ulit. Talagang parang pang teleserye yan ah. Pero are you open right now? Are you looking for someone right now? Or you're just enjoying this singleness? Singleness. Uh-uh. Ano muna siguro? Trabaho muna. Trabaho muna. Meron pa. Speaking of trabaho, kausap ko si Yam. Sabi niya, ang galing mo daw aktor, sobrang lalim mo. Minsan daw may eksena, hindi naman daw siya dapat iiyak, pero tinitigan mo daw siya, parang naiyak na daw talaga siya. Ganun kang kalalim na aktor. Saan mo kinukuha yung lalim na yun? Saan ka humuhugot? Bakit sobrang galing mo nga aktor, JM? Hindi po. May PMS lang siya nun kaya siya naiyak. Yeah, pero marami talaga din sabi niya. Kahit noon pa man din, nakasama na kita, parang feeling ko malalim ka talaga ng aktor. Parang you're a thinking actor. Wow. Kaya parang lagi kang nag-iisip eh. Tahimik ka lang kasi sa set, ano? Ano bang proseso mo as an actor? Proseso? Yung text, syempre, kailangan ko maintindihan. Hmm. Part ng preparation ko. Maintindihan din yung character ko. So, lubos na makakaya. Mm-mm. And, yun, tapos, so set, parang di ko na alam kung anong mangyayari. Parang nabala na. Ah, so hindi kayo yung parang like you get into the role, parang you're a method actor? I get into character pero hindi naman yung ayoko lang sa method is yung ginagamit pa rin yung personal na experience or may gagamitin akong personal sa buhay ko na tao. Kunyari, for example lang, pamilya, ayoko na kasi parang feeling ko na lalayo ako sa kanila yung pagka lalo pag ginagamit ko siya sa pag-aaral. So, anong ginagamit mo? Yung script. Oh, so you really focus on the character. Inaalam mo na mabuti yung character. Mahirap yun ah. Kasi you separate the personal to the role. Ganun ako, pero yun, kung ano nangyari sa akin. So, what is your emotional state right now? Nasaan ka ngayon sa iyong buhay? Emotionally. If you were to describe it. Binabantayan ko yung emotional state ko sa ngayon. And parang pinapamature ko pa. Uh-huh. Kasi, kakasimula ko lang ulit. And I'm really looking forward sa mga next chapters pa ng buhay ko. Ewan ko kung ano pong mangyayari. Pero I'm prepared and making it stronger, more mature. Are you happier right now? Yes, I'm content, happy. Dahil? Dahil, nabigyan ulit ako ng chance. Itong show na to. Init sa magdamag? May nagpapainit ba sa iyong magdamag? Paano umiinit ang iyong magdamag, JM? Itong show na to, nakakainit ng... Yan ang nagpapainit kay JM. Okay.